Total puro imbestiga at akusasyon lamang ang alam ninyo bakit hindi kayo ang magbitaw sa pwesto. Ito ang naging malakas na panawagan ng maraming netizens sa liderato ng oposisyon na si Senadora Risa Ontiveros at Magkabayan Block member, ACTE Chairpartylist Representative na si Franz Castro matapos ang kanilang paulit-ulit na di muna'y pagpapamedya na dapat raw ay mapaaresto na sa lalo't madaling panahon ang pastor na si Kibuloy at gayon din ang maipasara ang Sunshine Media Network International, ang media arm ng religious leader. Sa kanilang naging panawagan, kinundi na ng maraming netizens ang sirang plaka raw na Senate at Congress hearing ang patungkol sa tila pang-aabuso raw ng KOJC founder sa mga dating miyembro nito, gayon din ang tila pagpupumiliit ng Kongreso na bawiin ang prangkisa ng SM9 News Channel dahil lamang sa pagtatanong kay Speaker Martin Romualdez tungkol sa mga travel expenses nito. Katwiran pa ng maraming netizen, mas intindihin raw ng mga mambabatas ang tunay na hirap ng taong bayan, ang patuloy na pagtaas ng gasolina, pagkain, singil sa tubig at kuryente at ang transportasyon na tila napapabayaan na raw ng kasalukuyang administrasyon. Hindi yung puro raw pagpapaaresto ang inaatupag, gayong wala naman raw ang korte sa loob ng Senado. Narito ang full video na bukod kay Senadora Ontiveros na siyang itinuturong opposition leader, tila nagpapansin raw muli ang kongresistang si Franz Castro at gusto nitong ipatawag ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte dahil lamang inatasan ito ni Pastor Kibuloy na mag-ingat sa yaman ng Kingdom of Jesus Christ. Narito panoorin ang full video. Tila napiko na ang mga kongresista kay Pastor Apollo Kibuloy. Bukod sa no-show, ang leader ng Kingdom of Jesus Christ sa Senado, hindi rin siya lumutang sa House Committee on Legislative Franchises kaugnay sa issue ng Sunshine Media Network International. Dahil dito, binweltahan ng kamara ng site in contempt ang pastor. Usually, 1 week lang po yan. Pinapapir na po namin. Ito ho, 3 linggo ho ang binigay ng committee. And even up to now, you can see the ini-entertain po namin kayo. As far as due process is concerned, pagigay nyo naman, hindi nyo na ho pwedeng we did not fall short as far as the due process clause is concerned. If we allow this, therefore, anytime in the future when a resource person does not feel the need to present himself, magpapadala na lang ako ng tagapagsalita ko. Ano naman ang abogado ni Kibuloy ang responsibilidad na padaluhin siya. Humingi ito ng panahon hanggang Biyernes para makuha ang oo ni Kibuloy na dumalos susunod na linggo. Dahil missing in action si Kibuloy, nabaling ang atensyon sa mga kinatawan ng SM9 at KOJC kung bakit si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang napili na maging bago nilang administrator. I will also move to invite then former President Duterte kasi siya yung in-involve as of pinasahan. Grabe! Gustong-gusto talagang makita ni Franz Castro si Tatay Digong. Ay, nako. Alam niyo ba mga lords, no? Makikita natin right now, parang pinaglalaroan lang nila Tatay Digong at sa kanila nila Pastor Kibuloy ang Kongreso, ang Senado. Kasi naman, hindi naman sila korte. Diba? Talagang halatang ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan. Diba? Para i-close ang SM9 at para patahimikin, no? Ang mga anchors, no, ang mga hosts ng naturang, 'di ba, istasyon. And grabe, no, talagang joint force, no, ang Kongreso nag-cite in contempt na, 'di ba? Ang Senado ganun din, grabe, no? Talagang joint force sila para ang Kongreso, ang goal nila, 'di ba? Of course, talagang ma-close ang SM9. Ang Senado naman, ang goal nila si Kibuloy. Grabe! Di ba? Talagang ano eh, no? Goal-oriented. Goal-oriented itong mga kongresista natin, no? At saka si Risa Ontiveros. Pero alam niyo mga lods, goal-oriented sila sa mga walang kwentang bagay. Pero tignan niyo ngayon, di ba? Nagmamahalan ang presyo,
ang daming problema sa Pilipinas, hindi nila natutukan. Talagang ang una-uunahin muna nila ngayon si Kiboloy at ang SMNI. Eto, tignan nyo to mga lods. Diba? Sobrang busy ng mga kongresista, sobrang busy ng ibang senador, lalo na of course, si Risa Ontiveros, na talagang dakpin si Kiboloy, no? Patahimikin ang SMNI, kuha na ng franchise, no? Lahat, as in, no? Yung House at saka yung Senate, ay grabe naman talaga, no? Join force! Pero sobrang nakakasuka sa ganyang bagay, sa pagpapatahimik sa media, no? Sa pagpapadakip kay Kiboloy, grabe, all four sila, no? So yung energy, yung effort, 'di ba? Talagang hinahanapan talaga nila ng butas, ng mali. Pero ang ikinapagtataka ko, 'di ba? Example na lang. Harap-harapan na eh, no? Harap-harapan na actually kahit sino makakahalata na talaga na may anomalya sa PCSO. Pero anong comment ni Risa Ontiveros? Diba? Anong comment ng mga kongresista pagdating dyan sa PCSO? Tikom ang bibig. Eto pa, dito kayo manggagalaiti mga lods. Panoorin natin. Presyo sa 40 produkto inaasang tataas sa susunod na linggo. Narito ang newscoop ni Rob de la Cruz. Tataas ang presyo ng mahigit 40 produkto na nasa listahan ng basic necessities at prime commodities o pangunahing bilihin na binabantayan ng Department of Trade and Industry sa mga susunod na linggo. Anong solusyon nila doon? Wala. Kasi yun na nga, busy sila kay Kiboloy, sa pagpapadakip kay Kiboloy, no? Busy sila, 'di ba? Sa SMNI. Grabe, Pilipinas, my God, yung mga priorities ng mga inihalal ng taong bayan. Na pwede naman ang Supreme Court, no, ang gagawa ng mga ganyang ginagawa ni Risa Ontiveros. Ilan lang naman ang witness ni Risa Ontiveros? Tatlo. 'Di ba? Nakatakip pa. National problem ba yan? Sige nga, Aber, anong nakaapekto sa sambayan ng Pilipino, 'di ba? Yung problema ni Risa Ontiveros kay Kiboloy. Diba? Kumbaga, ano bang impact niyan sa mga buhay ng bawat Pilipino, Risa Ontiveros? Diba? Diyan ako nang gagalaiti. Ako, hindi ko pinagtatanggol si Kiboloy. Kasi hindi ko naman siya pastor. Diba? Hindi din naman ako member ng religious group nila. Pero sobrang nakakatawa kasi talaga ngayon. Imagine niyo yung House of Representatives gusto i-shoutdown ang SMNI. Tapos si yung Senate naman, ang punterya na naman nila, si Kiboloy. Pero pansinin niyo mga lords, no? Nagkanda leche-leche na ang ibang aspeto dito sa Pilipinas. Yung bilihin, my God, 40 na pangunahing bilihin na importante sa mamamayang Pilipino, tataas na naman! My God! Ano bang solusyon nyo dyan? Kaya sa totoo lang mga lords, sobrang nakakatawa yan pag hindi nila nadakip si Kiboloy. Sobrang mapapahiya dyan ang Senado at ang Congress. Mapapahiya talaga. And kitang-kita, di ba, ng sambayan ng Pilipino ang pinagagagawang drama at circus, di ba, ng Senate at saka ng House of Representatives. At nakakasuka. Para lang yan dun sa US, di ba, na ibaban yung TikTok ng ng House din dun. Di ba, alam nyo, itong ibang mga politiko, ewan ko, napakaliit ng utak, di ba, napakakitid ng utak. And sa totoo lang, sila dapat ang mas nakakaalam, sila dapat ang mas matalino, sila dapat ang, diba, sila dapat ang mas produktibo. Paano sila maging produktibo? Eh, nakapokus sila kay Kiboloy. Nakapokus sila sa SMNI. Aba, si Franz Castro, tuwang-tuwa nung nabalitaan niyang nag-resign na si Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Siya na ba ang ipapalit? Siya yung ipapalit, naku po, kawawang kabataan. Akala mo, Franz Castro, nakalimutan namin to?
Sinireklamo ng human trafficking at child abuse sina ACT Party List Representative Franz Castro, dating Bayan Muna Representative Saturo Campo, at 17 iba pa. Nako, maraming magagalit pag ikaw ang ipapalit. Ang sabi pa niya, sa sobrang tuwa niya, sa wakas. Sa wakas ay nag-resign na din sa DepEd si Vice President Sara. Sana ay mas maaga niya itong ginawa. Aba, nag-resign na nga yung tao, hindi pa nakontento. Dapat daw mas maaga pa itong nagawa para makapaglagay daw ng isang kalim ng DepEd na galing talaga sa sektor ng edukasyon at alam ang kanyang ginagawa. Ikaw, alam mo ba yung gagawin? Alam mo ba? Siyempre, talagang simula pa lang na naging DepEd Secretary si Vice President Sara Duterte ay talagang hindi ka tumitigil. Balita natin, nahihirapan kayo. No? Saan ba sila nahihirapan? Eh, alam natin na itong si Franz Castro ay may record yan noon sa mga kabataan. Ko, ano masasabi niyo po dito sa pag-iingay ulit ni Franz Castro? Nagtagumpay siya. Sana. Sa ngayon. Pero hindi lang nila alam kung ano ang next step ni Vice President Sara Duterte. Abangan natin yan. Excited na? Excited? Franz Castro? Excited ka? Eh, abangan natin kung sino yung ipapalit niyang DepEd Secretary. Eh, dapat si Pangulo na, Pangulong Bongbong Marcos na, para magkaalaman kung kaya niya sa Department of Agriculture nga, anyari, hinawakan. Ngayon, sa DepEd, itry niya. Nako, kawawa. Abangan natin yan kung anong maging update dyan. At wala pa namang sinabi si VP Sara Duterte kung ano yung naging dahilan. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.